malalang karamdaman. Pero ito pong aking ihabilin sa inyo, anumang sakit meron kayo, iwasan natin ng self-medication. Mas maganda po ay magpakonsulta kayo sa inyong mga doktor para malaman nyo saan nanggaling ang karamdaman nyo. Tulad po ngayon ng ating topic, diba yung mga diabetic, bago sila na-diagnose na diabetic sila, sila po'y matataba, di po ba? Ang diabetes, ito isang talamak na kondisyon, meron kang abnormal na pagtaas ng blood sugar sa inyong dugo. Ang ating lapay ay, ito isang cup ng ating katawan, sila'y gumagawa ng insulin para maging normal ang ating blood sugar, kasi ang insulin tumutulong para yung insulin na nasa para yung ating blood sugar nasa ating dugo ay makapasok sa ating selula. Ngayon pagka diabetic ka na, ang katawan mo ay hindi na siya makagawa ng sapat na insulin para makontrol ang pagtaas po ng sugar. Kaya nananatiling mataas ang blood sugar mo, wala kang lakas, kahit kumakain ka ng kain, gutom ka palagi, pero bakit hindi ka lumalakas? So bakit sabi ko kanina, ang insulin ay kinakailangan para mapababa ang blood sugar mo? Bakit po ang insulin, may insulin ka, bakit nanghihina ka pa rin? Ngayon, tulad po na sabi ko, meron tayong tinatawag na insulin resistant. Ito po yung kadahilanan. Yung insulin resistant, bagamat meron kang insulin na ginagawa ng ating lapay, ay hindi niya matulungan ang blood sugar na makapasok sa selula. Parang meron kang delivery, nag-order ka sa online, tapos i-deliver sa iyo 'yon. Ngayon, meron doorbell. Siyempre, nasa loob ka ng bahay, pipindutin niya 'yung doorbell. Ngayon, may doorbell pero walang tunog. Kaya dahil walang tunog, ang nangyayari ay dahil walang tunog 'yon, hindi mo nalaman na nandoon na pala 'yung order mo. So ganun po 'yung insulin resistant, no? Ang insulin resistance, pag ang selula ng ating muscle, ng ating body fat at atay, ay ini-ignore niya yung signal na hormone insulin, ay tinatry niya yung glucose ay makapasok sa mula sa bloodstream, makapasok sa kanya. Kaya po ngayon, alam natin ang glucose, itong main source ng ating fuel. Ngayon, pag nasesense ang ating lapay na mataas ang blood sugar mo, diba may insulin na nga, kaya lang nga hindi makapasok. Ngayon ang pancreas mo sabi, bakit ka nanghihina? Bagamat meron ng insulin, gagawa ng maraming insulin para pababain yung blood sugar mo. Kaya pag pinataas mo ng pinataas ang blood sugar mo, alam mo ang mataas na insulin sa dugo, hindi kayang sunugin ang sobrang taba sa katawan, kaya lalo kang tumataba. Ang overtime na ganito ang nangyari, ang pancreas mo, hindi na siya magpo-produce ng insulin. Kaya madadamage na yung mga senses at ang organ mo. Ang katabaan ng katawan, ang pumipigil sa insulin, makapasok ang glucose sa cell. No? Tandaan niyo po, wala ka pang diabetes, kaya ka tumaba, the more na ikaw ay kumakain, once na kumain ka, yung kinain mo, mako-convert yun into sugar. So, ang gagawin ng pancreas mo, yung sugar na yon, para bumaba sa daluyan ng dugo mo, magpuproduce siya ng maraming insulin. Ngayon, yung insulin na yon, pag marami kang insulin sa katawan, ito po ang nagkikreate ng taba sa katawan. So, pag marami ka ng taba, ito na yung pipigil para yung insulin makapasok naman sa loob ng katawan mo. Kaya yung pagtaas ng insulin, ito po ay all over the body. Ang sabi, ito po yung nagkukos sa energy mo na diba, dahil wala ka nang insulin. Ang katawan mo, kailangan mo ng lakas. So, ang gagawin nila yung stored fat, yung nakaimbak na taba sa ating katawan,
ito yung kanilang i-withdraw para yung ano, para ito ay manatili kang malakas, para eh alam naman natin na pinaka main source ng ating lakas eh yung glucose. Pero ang kukunin niya yung stored fat, yung glycogen. 'Di ba? Sabi ko, pag kumain tayo ng sobra, yung liver natin, yung kinain natin sobra, i-imbak niya 'yon. So i-convert niya yung excess food na kinain mo into glycogen. So meron ka ng fat cell, meron ka ng stored sa liver mo. So ngayon, dahil walang pumapasok na fuel, yung glucose sa katawan mo, ang gagawin ng katawan mo para manatili kang buhay, gagawa sila ng paraan para bigyan lakas ang katawan mo. Gagawa sila ng source of energy sa fat cell mo. Pero actually, ang pinaka-fuel natin dapat, yung glucose. Eh, hindi nga makapasok ang glucose dahil ang insulin ini-ignore ng katawan mo. So, kukuha sila ngayon ng energy mula sa fat cell. Kaya yung high insulin level, eh dahil hindi makapasok ang insulin nga, nagpapagrabe pa sa diabetes. Kasi nga tulad na sabi ko, ang insulin, etong nagmamanage ng blood sugar mo, ina-assist yung cell mo para ma-absorb yung glucose mo. Kapag mataba ka, alam mo, pagka mataba ang isang tao, di ba? Ito'y, ano, nagre-require ka ng ano, maraming insulin. Kinakailangan ng katawan ng insulin para pababain ang sugar mo sa dugo. Isang simple na paraan, mag-inom pa ng alkaline water. Itong alkaline water, ito po'y tumutulong sa katawan mo para ma-manage yung insulin production. Di ba, ang dami mong insulin. Ngayon, para ma-manage yun, nagiging acidic ang dugo mo pag masyadong mataas yung ano mo, yung insulin, nandun na sa daluyan ng dugo mo, pero hindi naman nagagamit. Magiging acidic ang dugo mo. Pag nagiging acidic ang dugo mo, marami siyang sisirain. Pwede kang mag-high blood, pwedeng masira ang kidney mo, pwedeng masira yung mata mo, pwedeng masira yung mga nerve mo, kaya nawawalan ka ng pakiramdam. Yung malusog na pancreas, nime-maintain niya yung alkalinity ng ating katawan dahil sa poor eating habits natin, yung pagpa-fluctuate ng blood sugar mo up and down, at dahil sa taas ng insulin level mo, hindi mo ginagamit, eh ma-exhaust ang pancreas mo dahil sa pagiging acidic niya, lalala ang pagkakaroon ng diabetes. Kaya isang evidence na nakita nila, yung alkaline ionized drinking water, nakakatulong para ma-reverse ang diabetes. Kaya yung alkaline water, tumutulong para tulungan ang katawan mo ma-manage yung insulin production. Inu-neutralize niya yung acidic condition. Yung healthy pancreas, para ma-maintain alkalinity, para hindi mag-fluctuate ang blood sugar mo, nakakatulong po yung alkaline water. Kaya ngayon, kaya po magkakaroon ka ng insulin sensitivity. Kasi yung insulin na sinabi ko kanina, yung pong ini-ignore niya, yung insulin resistant, ini-ignore yung insulin. Pero yung insulin sensitivity, magiging responsive na yung cell mo sa insulin. So, para ma-reduce yung insulin resistance, no, ay kailangan mag-inom po kayo ng alkaline water, hindi acidic water. Huwag kayong inom ng coffee in the morning. Iwasan nyo yung soft drinks. Iwasan nyo magkakain ng ice cream. Yung complex carbohydrates, iwasan mo. At saka ito pa, yung tulog. Alam mo, pag yung mga late matulog at konti lang ang itinutulog nila, marami silang oras kumain. Kaya para mabawasan yung oras ng kain mo, dagdagan mo yung oras ng tulog mo. Meron tayong master hormone, nagre-regulate ng body weight. Di ba ang topic natin, anong relasyon ng diabetes sa katabaan ng isang tao? Anong relasyon ng katabaan sa diabetes? Kasi pagka po kayo, at tala sabi ko, pag mataas ang insulin mo sa dugo, mataas ang tendency na mag-produce ka ng maraming taba sa katawan. Kaya ngayon, kaya nangyari yon, kasi nga marami kang nakain na mga simple carbohydrates, no? Meron tayong tinatawag na
master hormone na nagre-regulate ng body weight natin. Itong hormone na to, tinatawag nating leptin. Eh, ito po ay pinuproduce ng ating body fat. Body fat. Di ba sabi ko kanina, pagka wala kang glucose sa katawan na pinaka main source of energy mo, magkukuha ang katawan ng stored fat, dudurugin nila yung fat cell na yon, i-convert nila into energy. Pero very dangerous po yon, no? Kaya ngayon, yung leptin din, ito yung hormone na pinuproduce ng ating body fat. Ito po ay tinatawag nating yung starvation hormone at saka yung hormone na nagpapabusog. Itong pong primary, ang target ng leptin, yung brain natin, dun sa hypothalamus. Yung pong leptin, meron siyang role sa appetite control. Kaya yung metabolism and weight loss, nakasalalay dun sa leptin. Ito yung ating natural weight control mechanism. Diba sabi ko, bago ka nagka-diabetes, mataba ka muna. Kaya pagka masyado kang matabang-mataba, di ba wala ka pang diabetes, pero ang taba-taba mo na. Pag mataba ka, candidate ka sa diabetes. Kasi yung stored fat mo sa katawan, ay yun po ang nakakapigil para yung insulin na magpababa ng sugar mo ay ini-ignore nila. So, tendency, pagka tumaas ng tumaas yung insulin mo sa dugo, nag-i-invite ito ng diabetes at saka katabaan. Kaya ngayon, yung leptin na sinabi ko na appetite control, ito po ay galing sa fat cell po natin. Ito yung ating weight control mechanism. Alam mo yung katawan natin, alam niya kung gaano yung taba sa ating katawan. Sabi nila sa research, yung leptin, merong role sa appetite control, metabolism, and weight loss. Ito yung ating natural weight control mechanism. Itong leptin ay pinuproduce ng ating katawan. Paano? Alam ng ating utak kung gaano kadami yung taba sa ating katawan. Pag tumaas yung leptin, mawawala yung appetite mo. Alam mo paano mo pataasin ang leptin mo? Huwag kang iinom ng soft drinks, huwag kang inom ng kape, huwag kang kakain ng ice cream, yung madaling madigest na pagkain lumawa, yung mga cake, ice cream, ganon. So, kapag ito pong leptin na to, ay bababa siya kapag mahilig kang kumain ng mga masyadong matatamis. Ngayon, at saka pag nakakatulog ka ng mabuti, natutulog ng 7 to 8 hours, ang leptin mo tataas. Kaya pag tumaas ang leptin mo, wala kang appetite. Pero pag bumagsak ang leptin mo dahil napupuyat ka, kaya nga po yung mga nagtatrabaho sa call center, tumataba-taba sila, tapos yung mga nanay na over-fatigue, trabaho silang trabaho at napupuyat sila. Kaya kapag ka ikaw ay napuyat, ang bababa ang leptin mo, mag-i-increase yung appetite mo at ikaw ay gutumin. Kaya ito po kasing leptin na to, ito yung nagre-regulate ng fat reduction, no? Ninuulit ko po, ang leptin, ang sabi, nagre-regulate ng fat breakdown. Kaya sinabi ko, pagka tumaas ang leptin mo, tataas ang metabolic rate mo. Pag ang leptin mo ay bumagsak, bumababa ang metabolism mo. Simple lang, para tumaas ang leptin mo, matulog ka ng maaga, huwag kang magpupuyat, huwag kang magpagod. Pag kulang ka sa tulog, gutumin ka, kain ka ng kain. Kaya para maiwasan yun, iwasan mong kumain ng masyadong matatamis. Kaya sabi nga, pang tulog mo ay 7 to 8 hours, ang higher ang leptin mo. Kaya pag kulang ka sa tulog, bagbagsak ang iyong leptin, i-increase ang appetite mo, tutulog ka. Kaya po ngayon, ang sabi po, kaya ganun, na-stress ka. Kasi yung stress kasi, ito po yung stress kasi apektado yung pagre-regulate ng blood sugar mo.
Kasi pagka nag-worry ka, na-stimulate yung production ng cortisol and glucagon. Itong hormone na to, bine-breakdown yung glycogen para yung mga stored sugar mo into glucose papasok sa bloodstream sa katawan mo para maging source of energy mo. Kaya pagka may stress ka, instead na yung glucose mula sa bloodstream, ang gagamitin mong source of energy mo, dahil nga meron kang insulin resistance, ang gagamitin mo ngayon, yung stored fat sa katawan, na ito po ay hindi na kailangan sa bloodstream, direkta na sa katawan mo. Kaya pag meron kang ongoing stress, yung hormone level mo ay tataas, mangyayari, na ito pong itong mga nutrients ay hindi makapasok sa katawan mo kasi yung normal yung fuel yung kumain ka yung kinain mo na yon dapat yun ang available na source of energy mo, hindi po yung naka-imbak no nataba sa katawan mo. Kaya po ngayon tong stress hormone na ito ay nagkakaroon ka ng insulin resistant, napiprevent yung nutrients na galing sa bloodstream mo, gamitin mo sa sanang source of energy mo, hindi makapasok. Kaya pag may stress ka, tumataas ang blood sugar level mo kasi ang stored fat mo, glycogen, na nakaimbak sa liver, ay wini-withdraw nila. Normally, ang sabi ko, biniver mo yung ang sugar for energy in the help of the insulin, pero pag diabetic ka na nga, walang insulin available. Kaya ngayon, ang katawan mo, i-burn yung fat instead of glucose, magpuproduce ang katawan mo ng ketones. Without insulin, yung ketones na nakakapasok sa cell, ito po, at ang mangyayari, ito po ay very dangerous ito, ang continued na kakulangan ng insulin na pumapasok sa katawan mo, ang mangyayari po nito, ay marami po itong mga side effect na sa katawan. Merong sudden death. Kaya nga, dangerous nga ito eh. Kaya ang dapat natin, kung may stress ka, dapat magkaroon ka ng meditation, mag-exercise ka, matulog ka, ma-reduce yung stress mo. At saka yung belly fat, yung taba sa tiyan, marami po na ang laki-laki ng tiyan nila, yung belly fat, nakita nila sa study nila, yung belly fat na pre-prevent ang insulin para mag-deliver ng glucose sa cellula. Kaya yung excess weight, particularly sa belly area, nagkakaroon ka, nare-reduce yung insulin sensitivity mo. Yung insulin sensitivity, ibig sabihin, nakakapasok yung glucose sa loob ng ating katawan. Sa ano po, Thursday, ni-invite ko kayo sa Blumentritt ng 1 to 4, attend po kayo ng seminar. Kung diabetic ka, kung madali kang mapagod, ano po ba ang nagagawa ng water therapy tsaka hindi kayo makatulog para kayo at saka paano mo makontrol yung appetite mo, paano mo ma-lose yung weight mo. Kaya sabi nga, yung paglulose ng weight through diet, exercise, and lifestyle. Nakita nila sa research yung leptin nga, ito yung appetite control, na kapag ang katawan mo, ang sabi nga, ay na pagka ang leptin ay mataas, wala kang appetite. Itong nagre-regulate ng metabolism. So, ito po ay aking ituturo sa inyo. Alam mo, ang sikreto po ng pag-lose ng weight naturally, palakasin mo yung leptin production mo sa brain. Ito po yung sa pamamagitan ng tulog, exercise, less stress, inom ka ng tubig, malaking tulong po yun, no? Kaya, at saka magkakain ka ng maraming gulay. Ang pagpunta po sa Lagman Building sa Thursday, disakay kayo ng LRT. Baba kayo sa Blumentritt LRT Station. Sa kanto nun, merong Lagman Building. Meron kayo makikita ng 7-Eleven. Nandun kami sa taas. 1 o'clock hanggang 3 o'clock, punta kayo dun para makontrol yung sugar ninyo, makontrol yung inyong pagtaba. Kaya po, ang pagkain ng mga soluble food, ito po yung nag-i-increase yung insulin sensitivity. Ibig sabihin ng insulin sensitivity, magagamit mo yung insulin para makapasok yung glucose
sa cellula, bababa ang iyong blood sugar. Yung insulin, papasok din yon. So, yung sugar mo normal, wala rin naka-standby na insulin. Pag naraming naka-standby na insulin dun sa labas, ito po ay nag-i-invite ng maraming taba sa katawan mo. Madadamage yung organ mo, pati yung mga nerve mo. Kaya yung kumain ka ng maraming soluble food, kasi mga pagkain, maraming gulay at prutas, ito po ay nag-i-increase yung sensitivity natin sa insulin, pabababain niya yung sugar niya. Kaya ini-invite, kaya tulad po ng exercise na sabi ko, pagka nag-i-exercise ka, without the use of insulin, yung glucose pumapasok sa katawan, di ba? Kaya para makapasok yung glucose na source of energy mo, kailangan mo ng escort, yung pinaka-escort mo, yung insulin. Eh dahil nga meron kang insulin resistant, hindi siya makapasok. So ang gagawin mo, mag-exercise ka. Yung exercise na nakakatulong para yung glucose sa labas ay makapasok sa cellula. So pag pumasok na yung glucose, bababa na yung insulin level sa dugo mo. Kaya nga po yung walking, jogging, nag-i-increase yung insulin sensitivity mo. Kaya po mayroong mga natural way, no? Para the best way to lower insulin, ang sabi nga, exercise ka, i-cut down mo yung refined carbohydrates, and then increase mo yung fiber intake mo. Mag-take po kayo ng ating, ano yung mga supplement natin na fish liver oil, yung omega 3 fatty acid, yung ating garlic oil, malaking tulong po yon. Tsaka pag malinis ang colon, may iwasan ng acidity natin, mag-take po kayo ng activated charcoal. Sa Thursday, 1 to 4, punta kayo sa Lagman Building, silipin ko yung mata nyo, iridology ito. Titignan ko ang kulay tsaka shape ng mata nyo, malalaman natin kung ano yung condition ng health nyo. At mapayuhan ko kayo kung ano nararapat yung gawin sa health. Bigyan nyo po ng oras ang kalusugan nyo. Kasi pag hindi nyo binigyan ng oras ang kalusugan nyo, lalong lalala ang karamdaman nyo. Alam mo, ang katawan natin, meron tayong built-in mechanism to fight disease. Alamin mo na lamang kung ano nangyayari sa loob ng ating katawan. Ano? So, ugaliin nyo pong makinig sa DWBL 1242 kHz. Monday up to Friday, 7:30 to 8. Sa Facebook, hanapin nyo yung Patnubay sa Kalusugan page. I-like nyo. Hanapin nyo ako sa YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe. Mapanood nyo lahat ng aking lektura. So, lahat ng mga nanonood ngayon sa Facebook, ugali nyo i-click. And then, i-share ninyo sa mga friends ninyo para maraming makinabang. Nais ko pong kayong imbitahin na ang iyong mga anak, pwede nyo pong ipasok sa ating Paalam Patnubay Academy sa Kawit Nobeleta, sa San Juan Nobeleta, Cavite. Kayo pong mga taga Kawit, Nobeleta, Rosario, Cavite, Cavite City, pwede nyo enroll ang iyong anak mula kinder hanggang grade 10 para matuto sila ng mabuting kalusugan. Ngayon po sa ating Food for Thoughts, nais kong i-share sa inyo ang Exodus 34:6-7. Ang Panginoon, Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Nasabi siya'y gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, nagpapatawad sa kasamaan at pagsalangsang at sa kasalanan. O sabi, ang Panginoon, God is so good. God is good all the time, God is good. Anong dahilan? Dahil siya'y puspos ng kahabagan at mapagkaloob siya. Banayad siya sa pagkagalit, sagana siya kaawan at katotohanan. Gumagamit siya ng kaawaan sa libo-libo at nagpapatawad siya ng kasalanan sa pagsalangsang. Sabi niyang ganon. Kaya ngayon, ang sabi po sa Psalms 23:6, tunay na ang kabutihan at kaawaan ng Diyos ay susunod sa akin sa lahat ng karawan ng aking buhay at tatahan ako sa bahay ng Panginoon. Alam mo, whatever God does, good or bad, sa tingin natin, merong intention ang Diyos doon. Na ito po, ang anuman ang karanasan natin, masakit man,
kung ito pong sakit na yan, yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ako ang sabi po sa Thessalonians chapter 1, chapter 5 verse 18, ang sabi, give thanks in all circumstances, for this is the will of God. Whatever happens to you, ano man ang mangyari sa iyo, bad, magpasalamat ka, itong kalooban ng Diyos sa iyo. Meron pong isang pastor, no? Bago siya nagtumayo sa pulpit para i-deliver ang kanyang sermon, meron siyang guest na matandang pastor. Ang sabi niya nitong pastor na to, bigyan ko muna ng daan ang aking nirerespetong retired pastor. Sabi niya, pastor, pwede po ba kayong umayo dito sa pulpit? Magbigay po kayo ng pugay sa ating mga kapatid ngayong sa umagang ito. Kaya ngayon, ito pong guest minister na to ay sabi niya, sabi ng guest minister, ako ay mayroong isang anak, nakaisa-isa, at meron siyang best friend. Best friend silang dalawa. Sabi niya, nagkataon, itong mag-best friend na ito, nag-usap sila na sila ay mag-voting. Dahil mahal ko yung anak ko, sumama ako sa kanila. Ngayon, sa aming pag-voting, biglang dumating ang bagyo, ang aming bangkang sinasakyan ay tumaob. Ako ay isang, ang magaling na manlalangoy. Ang nangyari, yung lubid, hinagis ko doon sa kaibigan ng anak ko. Ang anak ko ay hindi ko siya naligtas. So, nilamon ng agos ng tubig ang anak ko at hindi ko na siya nakita, ang niligtas ko ang kanyang kaibigan. Ang sabi niya, ang aking anak ay Kristiyano, mahal niya ang Diyos, kilala niya ang Diyos, pero ang kanyang kaibigan, hindi niya kilala. Kaya ngayon, kaya iniligtas ko, ang sabi niya habang ang kanyang anak ay inaagos ng tubig, ang sabi niya, I love you anak, sabi niya ganon. And then, pagkasabi niya ng ganon, niligtas niya yung kanyang kaibigan. Ngayon, doon sa sa church, yung matandang pastor na yon ay nakatingin siya doon dalawang kabataan na interesado sa kwento. Di, pinaupo na siya. Nung pagkatapos na ng service, sabi ng dalawang kabataan, pastor, yung pong kwento nyo parang hindi totoo, sabi niya ganun. Parang hindi na, nice story po yun, pero I don't think, sabi ng ganun, realistic po yung kwento ninyo. Eh, sabi niya ganun, okay, sabi niya, ako yung tatay. Nung bata na nalulunod, yung pastor nyo na nakatayo sa pulpito, yun yung batang kaibigan ng anak ko na niligtas ko. So ngayon, yung dalawang bata, natutuo nga pala, realistic pala, yung kwento ng matandang retired pastor. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kawaan at katotohanan, gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at pagsalangsang at ng kasalanan. Ganun po ang Panginoon sa atin. Maraming beses tayo ay tumatalikod sa Diyos. Maraming beses tayo ay nakakalimot sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng mga pagsubok sa buhay natin na iniisip natin na hindi tayo mahal ng Diyos. Pero hindi natin alam yung pagsubok na yon, tanda ng pagmamahal niya sa atin. Kaya ito, sa pamamagitan ng mga pagsubok, lalo natin nakikilala ang pag-ibig niya sa atin. Pagkatapos po ng bagyo, pagkatapos ng sakit, ay meron pong kapayapaan ay bibigay sa atin ng Diyos. Ang gagawin lang po natin, whatever happens to us, turn your eyes upon Jesus. Lagi kang nakatingin sa Kanya. Dahil ang sabi po, God knows what is best for us. Alam niya kung ano nakakabuti sa atin. Kasi sabi po dito sa sinabi ko kanina, whatever God does, be it good or bad in our eyes,
contain God's in good intention, and it is to change us para baguhin tayo. When we have experienced some pain, we will truly recognize that pain is unique gift and the truest love God bestows upon us. Masakit sa ama na yung anak niya nalunod, pero sabing ganon, yung pain na yun is a unique gift para sa atin. The truest love of God sa atin. Bagamat tayo ay mahirapan, magkaroon ng sakit, alam ng Diyos kung ano yun. God is good to us even when life doesn't feel good to us. Magandang umapagga po. I am blessed and thank God for every day, for everything that happened to us. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos sa sumaten sa buong maghapon. Magandang umaga po. Ako si Ma'am Rose na nagpapaalam at nagmamahal sa inyo.